Magandang gabi mga kaitlog. Welcome to our YouTube channel. So for today's video, ang ating talakayin ngayon ay tungkol sa mga distansya. Yun, distance. Kung tayo ay magpagawa ng bahay malapit sa kalsada. So dapat malaman natin kung ano ang distansya sa iyong bahay dun sa kalsada. Parang tayo'y makuha ng permit. Kasi karamihan sa mga Pinoy, gagawa muna ng bahay bago pumunta ng municipality parang kumuha ng permit. Oh my God! Dun, kasi tinicheck yan, malapit sa kalsada, hindi pumasa, sayang lang dahil hindi sila mabigyan ng permit. Uh-oh. So isa rin yan ang dahilan na hindi magkaroon ng kuryente dahil hindi na-approvean yung permit nila. So tara mga kaitlog, samahan niyo ako at talakayin natin kung ano ba ang tamang sukat ng inyong bahay dun sa malapit sa kalsada. So simulan natin sa Barangay Road. Kasi tatlong klase ito mga kaitlog, mayroon tayong tinatawag na Barangay Road, Provincial Road, at yung isa, yung pinaka-main road na tinatawag na National Road. So tara mga kaitlog, samahan niyo ako. So ayan mga kaitlog, ito illustrate natin parang maunawaan nyo. So ito yung tinatawag na kalsada. So ito kalsada to, ito yung Barangay Road muna tayo sa Barangay Road. So ito yung Barangay Road. So yan mga kaitlog, Barangay Road. So pag ito yung lupa mo, ito na sa gilid, dito ka magtayo ng bahay. So from the center of Barangay Road, so ito yung center, yung gitna niya. Galing dito hanggang dito, yung sukat niyan mga kaitlog is 5.5 meters. Yan. So ito yun. Center to papuntang paggawa mong bahay. So 5.5 meters. So dapat pag gumawa ka ng bahay sa Barangay Road, dito ka lang gagawa. Itong 5.5, dyan ka lang magsimula gumawa ng bahay. Pero kung gagawa ka pa ng plinsing mga kaitlog, or yung bakod, so ang 5.5, ito na yung bakod niya. So bakod. Yan, bakod yan. Tsaka ka, magawa na bahay dito sa lubo ng bakod. Ikaw na mag-adjust kung saan ka. So yan mga kaitlog, malinaw. Pero kung bahay lang ang gagawin mo, wala na bakod, dito ka na magsimula. Yan. So punta naman tayo dito sa kabila. Ito naman yung Provincial Road. So yan mga kaitlog, punta tayo sa Provincial Road. Ganon din yung propiso, proviso, pero iba naman yung layo niya. So yan, Provincial Road mga kaitlog. So, ganun pa rin. From center of the road, going sa gagawin ng bahay, ang layo niya is 7.5. So, galing dito, papunta rito, yan, 7.5 meters. So, yan mga kaitlog, 7.5 meters. So, pwede ka nang gumawa ng bahay dyan. Pero pag gagawa ka pa rin ng pader, ganun pa rin yung forma sa kanina. Ito yung pader, atas ka ng bahay dito. So parehas lang yung proseso mga kaitlog. So sa ganitong paraan, pag pinuntahan ka ng mag-check ng ano mo sa bahay, kung nasa sakto ka ba na lugar, so magkakaroon ka ng building permit, ma-approvean. Oh, yeah. Pero pag dito ka nagtayo, automatic wala kang building permit niyan mga kaitlog. Dahil
bawal yan na nakadikit ka sa kalsada. So dito naman tayo sa isa. Ito yung National Road. So ito na yung pinaka main road sa highway, National Road. So yan mga kaitlog, National Road. So from center, going sa gawin mong bahay, ang layo niya mga kaitlog, ang hiningi nga dapat ngayon is 15 meters. Pero yung 10 meters mga kaitlog, pwede na yan. So galing dito, papunta rito sa gagawin mo ng bahay is dapat may layo ka na 10 meters. So ito yung sa National Road. So malinaw mga kaitlog. So dapat dito ka lang magtayo ng bahay. Pero kung gagawa ka pa rin ng cleansing or yung bakod mo, so yung 10 meters bakod pa lang yan, tapos yung bahay mo, adjust mo na rito. So yun yung saktong proseso sa pagkuha ng sa paggawa ng bahay na malapit ka sa kalsada. So ang tawag nito mga kaitlog ay first slot kasi nandito ka sa unahan. So hindi ka pwedeng basta-bastang magpagawa dito pag time na kumuha ka ng permit ng kuryente or building permit, talagang hindi ka maapurban. Oh dahil my God. Wala ka sa sukat. Dapat may distansya yan mga kaitlog. Uh-oh. Tapos dito na tayo sa kabila, mayroon pa tayo dito. So ipakita ko sa inyo mga kaitlog, ito mas importante rin to. Ito yung kalsada na to, ito yung tinatawag na National Road. Ito naman kabila is Provincial Road. Yan, nakita nyo mga kaitlog ha. Puros yan. Provincial Road and then National Road. So dito ka gagawa ng bahay. So dito ka gagawa sa side na to. So na corner ka ng national at provincial. So ang gagawin natin ulit mga kaitlog, parang papasa yung bahay mo na gagawin from center of national going sa bahay na gagawin mo is ganun pa rin. 10 meters. Yan. Galing naman dito sa kabila, provincial, 7.5. So from center to sa imong bahay is 7.5 meters. So ibig sabihin mga kaitlog, yung space ng dito ka magsimula magtayo ng bahay and then dito. Yan, kung ito yung bahay mo. Yan, so kita mo mga kaitlog, may allowance yan. May allowance yan pareha kasi nandun ka sa corner eh. So, yan ang tamang proseso sa paggawa ng bahay pag malapit ka sa kalsada mga kaitlog. Parang pag kumuha ka ng building permit, electrical permit, siguradong pasado ka na mga kaitlog kasi sinunod mo ang distance from center to sa iyong bahay. So, center to sa iyong bahay, sinunod mo. So, yan mga kaitlog. So ayan mga kaitlog, natapos na tayo sa ating pag-discuss. Sana nagustuhan nyo ang aking video ngayong gabi. Oh yeah! At yun naman ay talagang malaking tulong, lalo na sa mga gagawa pa lang ng bahay dahil may idea na sila kung paano at kung saan nila dapat itayo ang kanilang mga bahay. So ayan mga kaitlog, pagbago lang kayo sa aming YouTube channel ni kapatid, pa-subscribe naman ang aming YouTube channel and share and like nyo na rin. Mag-comment na rin kayo at sasagutin natin yan isa-isa. At huwag nyong kalimutang pindutin yung notification bell parang lagi kayong updated sa mga video nating magagawa. Dahil marami pa tayong gagawin na kagaya nito mga kaitlog. So maraming salamat sa inyong panonood.
God bless you all.